Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron pong hadith na inulat si Abu Huraira radiyallahu anhu kung saan siya ay hinimatay ng 3 beses bago niya ituloy ang pag-uulat ng hadith na ito. Dahil po sa sobrang katakutan niya tungkol sa mensahe ng hadith na ito, siya po ay hinimatay ng 3 beses. Ang hadith na ito ay tungkol sa 3 tao na siyang unang itatapon sa apoy. Nawa ay protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makasama sa mga klase ng tao na ito. Amin. Kaya sangayon sa hadith, sila ang unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang tatanungin niya ay ang isang shahid o martir. Babanggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang mga biyaya na binigay niya. At ito ay aaminin niya at pagkatapos ay tatanungin siya ng Allah kung anong ginawa niya sa biyaya na ito. Ang sagot niya ay siya ay nakapaglaban para sa Allah. Ngunit sasabihin ng Allah sa kanya, ikaw ay sinungaling. Ikaw ay nakipaglaban para sabihin ng mga tao na ikaw ay matapang. At pagkatapos ay iutos ng Allah na siya ay itapon sa apoy. Ang pangalawang tao na tatanungin ng Allah ay yung binigay niya ng kaalaman at yung nagbabasa ng Quran. Ipapaalala sa kanya ng Allah ang mga biyaya na binigay niya at ito ay aaminin niya at siya ay tatanungin ng Allah kung anong ginawa niya sa mga ito. At ang sagot niya ay siya ay nagturo ng kaalaman at nagbasa ng Quran para sa Allah. At ang sasagot ng Allah sa kanya, sinungaling ka. Ginawa mo ang mga ito para sabihin ng mga tao na ikaw ay maalam at iuutos ng Allah na siya ay itapon sa apoy. At ang pangatlong tao na tatanungin ng Allah ay siyang binigay niya ng kayamanan. Ipapaalala sa kanya ng Allah ang biyaya na binigay niya sa taong ito at ito ay aaminin niya. At siya ay tatanungin ng Allah kung anong ginawa niya sa mga biyaya na ito. At ang sagot ng tao na ito ay ginamit niya ang yaman niya para sa Allah. At sasabihin sa kanya ng Allah na siya ay sinungaling. Ginamit niya ang yaman na ito para sabihin ng mga tao na siya ay mapagbigay at iutos ng Allah na siya ay itapon sa apoy. Subhanallah mga kapatid, napakaseryoso po ng mensahe ng hadith. Tandaan po ninyo, ang mga tao na to ay siyang unang itatapon sa apoy. Hindi po yung mga kufar, hindi Muslim, o mga munafik, o yung mga gumagawa ng bida. Kundi ang mga Muslim na to na gumawa ng napakalaking mga gawain. Mga gawain na napakalaki ang gantimpala. Ngunit dahil ang intensyon nila ay hindi malinis, hindi para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang napakagandang gawain nila, ito ay hindi tinanggap ng Allah at sila ay paparusahan ng Allah sa apoy. Nawa ay iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong sitwasyon. Amin. Tandaan po natin na ang hadith ay hindi tungkol para pigilan tayo na gumawa ng napakagandang mga bagay o kabutihan. Bagamat ito ay isang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na paalalahanan tayo na maging malinis lahat ng magagandang gawain natin upang tanggapin niya ito at para biyayaan niya tayo ng husto. Kaya mga kapatid, ang hadith na ito ay paalala unang-una para po sa akin at para po sa inyong lahat. Bago tayo gumawa ng isang magandang gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala habang ginagawa natin ito at pagkatapos natin gawin ito, kailangan po malinis na malinis ang intensyon natin na ginagawa natin ito para lamang sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang ibang intensyon, kundi yun lang. At napaka-importante mga kapatid na humiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua tayo na tulungan niya tayo na linisin lagi ang ating intensyon sa ating mga gawain para sa kanya lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.